1 PH na balita. Pinalaki ko lang po dahil alam niyo naman sa YouTube, may mga strike na ganyan. Kahit na po alam nila na pwedeng reaksyonan niya mga yan, no? Kahit na alam nila na fair use ang tawag sa pagre-reaction ng ganyan, kapag ka hindi mo kaalyado, i-strike ka niyan. Anyway, pakinggan po natin ito mga kababayan. Ito na po yung tungkol sa ICC. Pakinggan po natin maigi. Proceedings as assistant to counsel. And counsel is one who represents either the victims or the defendants or as part of the prosecution team. So, kumbaga, accredited ako to practice before Philippine courts. It is the same. Before the ICC, I can do so. Yeah. In particular description or designation as assistant. Yung nagsasalita po ngayon, mga kababayan, isa po siya doon sa lawyer na nagre-representa ng Pilipinas at nandoon po siya sa loob ng ICC, mga bossing. Ano po? Ang pangalan ay Christina Conti. Siya po yung nagsasalita. Medyo papakita po niyan mamaya ang konti yung ano, yung mismong muka ng lawyer na yon, mga kababayan. Okay. Mm-hmm. Okay. Ma'am, siguro, at sa tayong konti, where are we exactly now? Yeah. There's a lot of talk about subpoenas or arrest warrants. Of course, we haven't seen it yet. Pero where are we now? Tapos na ba yung preliminary examination? Yung nagsasalita po sa likod, mga kababayan, si Edling Gao. No? So, atras tayo ng konti para maintindihan nating maigi. Nasaan na po ba talaga yung investigasyon? Kasi sabi ni dating Senador Trillanes, July, or August, lalabas na po yung warrant of arrest. Hindi po ba? Ngayon, si attorney, no? Christina Conti, mga kababayan, ipapaliwanag kung nasaan talaga. Oh. Tapos pa lamang, kasi everyone is waiting for the arrest warrant eh. So where are we exactly now? We're at the tail end of the investigation. Mm-hmm. So if we were to compare with the Philippine procedure, here we do preliminary investigation. Mm. Sa kanila okay. Po, preliminary examination na natapos na. At ngayon doon tayo sa investigation. PI. At this stage, we're answering the question of who is most responsible? Who would... Nasa last part nung investigation, mga kababayan. Patapos na, no? Ngayon, ang pinag-uusapan na lang po nila, mga bossing, kung sino yung mga sangkot doon sa iniimbestigahan na yon. Para po sa atin, mga kababayan, sino pa po ba ibang pinag-uusapan sa ICC? Si Angelita Baico, hindi naman, di ba? Hindi naman mapapa-ICC Angelita dahil nag-like lang siya, siya yung pang 506 likers. Salamat po, ma'am. No? Oh. Tuloy ko to, ha? Who bears the greatest responsibility for these crimes against humanity. Kaya, kung nabanggitin na rin yung briefer, in the briefer, it must be clear that according to the ICC, with the decision as regards the preliminary examination, it means that the fact that crimes against humanity have been committed in the Philippines mm-hmm. is already established. Ang okay. Tanong na lang ngayon. Ayun, no? Yung paglabag daw po sa karapatang pantao, mga kababayan, ayon daw po sa kanilang investigasyon, na-establish na po, mga bossing. Kaya yung warrant of arrest, mga kababayan, posibleng lumabas na. Ano po? Nakaka-nervyos ito. Nakaka-nervyos ito, mga kababayan. O, tuloy. Sino may kasalanan? Kaya painit po yan dahil kapag nagtukoy na kung sino may kasalanan, they can, as you mentioned, issue summons or warrants of arrest. Ayan! Diyan pumapasok, mga kababayan, no? Yung June, July, or August na sinasabi ni dating Senador Trillanes. So may sinasabi siyang dalawa, mga kababayan. It's either summon or warrant of arrest. Ipapaliwanag niya po yan. Ano? Napanood ko na ito eh. Naintindihan ko na eh. Yung summon, kapag ka yung tipo bang alam nila na pag ipinatawag itong tao na ito, huwag na nga, siya lang mag-explain. Pag pinatawag yung tao na yon, babalik-balik. Meron silang tiwala. Pero kapag ka warrant of arrest, yung tipo bang
baka hindi na bumalik ito, tatakas na to. Di ba? Pero explain niya na nga, inuunahan ko eh. Tahan lang talaga niyang summons at warrant of arrest. The warrant of arrest tells the authorities to arrest you, physically take you into custody, and then to keep you in the Hague. Meron doon parang kulungan. May kulungan! Doon sa Hague, no? So, ibig sabihin, may nakahanda na po, mga kababayan, na paglalagakan kung sakali na talagang arestohin po, mga bossing. Sabi ni Andrew Eugenio, sigurado yan, pag lumabas yung warrant para kay Digong, di muna makikita sa rally ng Mautog yan. Magsasama na sila ni Kibs sa pagtataguan ni Kibs. Okay lang yan. Para isang arestuhan na lang, sabi ni Andrew Eugenio. Ano? Tuloy natin, ha? Yun nga din po yung nasabi ko nung isang beses sa live natin, mga kababayan. Siguro po, eto, mga panahon ng, ano na ba ngayon? May 10. Ano po? May 10 na ba o 11 na dyan sa Pilipinas? May 10. Siguro, mga bandang May 25, hindi na siguro magsasasama si dating Pangulong Duterte dyan. Sa mga mautog-mautog na yan. Baka medyo mabulaga po eh. Tuloy natin, ha? Detention center. Hindi pa ito yung sa Shabiningan. Ito yung detention center within the ICC premises. And then, you're being held for trial. That's all, essentially. Yung possibility. So, kapag warrant of arrest, ang ibinigay sa kanila, mga kababayan, kumbaga, nandoon sa detention center. Doon mismo yung pagkukulungan. Doon ipapasok. Dahil siguro, iniisip nila, eh, baka hindi ito bumalik. Oh, wala na, naloko na. Magtatago na. Pero kapag summon daw po, mga kababayan, flight or evading the trial, yun lang yung reason kung bakit ka dinedetain. The summons is issued in the same concept na we're issuing this against those who are or who committed perpetrators of crimes against humanity. Kaso, palagay namin, wala kang flight risk. Palagay namin, you will still continue to cooperate, you will come here, kapag pinatawag, and therefore, we will just issue a summons. So, that's the kind of nuance between a warrant of arrest and a summons. But then, which is, ang sinabi po, sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, warrant of arrest. Kumbaga, tayo naman po, mga simpleng tao lang, kung makikita at mapapansin natin yung mga galaw nitong mga to. Mga bossing, talagang kapag ka kung seserban ng summon itong mga to, tingin ko, tama din sila, no? Na magtatago din. Dahil kitang-kita naman po, si Kibuloy, ayan. Nasa na po ba si Kibuloy? Di po ba? Tuloy. Ito yung medyo kaiba sa Pilipinas. Sa atin po, pag natapos ang investigasyon, sure na sure na sure na sure na ba? Magkakaso na ba? Saka lang po, nakakaroon ng warrant of arrest. Dito sa ICC, alam nyo, pwedeng mag-issue ng warrant of arrest habang patuloy pa rin ang investigation. Kumbaga, kahit hindi pa tapos, no? Pwede nang mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court, mga kababayan. Kumbaga, dito sa atin, mga bossing, dito, wala ka pa nga sa Pilipinas. Pauwi ako dyan ng August. You are biased, Mark. Yan lang nagkukwento yung lawyer ng ano. Bakit ako? Yun ang nagkukwento. Oh. Yung representative ng Pilipinas na lawyer sa ICC. Siya nagsasabi. Rinig na rinig nyo naman. Paano? Oh. Sabi ni Ruben Calapre. Bias ka. Okay, fine. So sa atin nga daw po, mga kababayan, bago mag-issue ng warrant of arrest, talagang kailangan 100% sure, no po, na talagang ito ay napatunayan na may dapat dinggin, ano, doon sa kaso. Di ba? Sa ICC po, mga kababayan, kumbaga, seserban na natin ng warrant of arrest yan habang tumatakbo pa yung pag-aaral doon sa kaso sa ikakaso. Bakit daw po? Dahil daw po baka tumakas. Sabi ni Munting Tinig, ayan. Suportahan po natin ang channel niya. Good morning po sa lahat. Running na mga DDS dahil sa ICC. Kasi meron talaga po. Talagang meron eh. O, ituloy ha. Dahil aware sila na posibleng tumakas. Yung most responsible. Kaya hindi na nila hinihintay minsan yung
pagkakataon na kumbaga tapos na yung investigation, as soon as they establish that you are a perpetrator, then they would issue a warrant of arrest. So hindi na kailangan, ma'am, Attorney Cote, hindi na kailangan hintayin matapos itong investigation. That's what you're saying. So ang naramdaman. So pwede po palang mabulaga any moment, no? Kahit ngayon, kahit hindi na may naisip ako. Kasi ngayon, sabi niya, mga kababayan, sabi niya, nasa, kumbaga nasa last part na nung pag-iimbestiga. No, patapos na yung pag-iimbestiga. So sabi niya naman din, mga kababayan, na kahit hindi pa tapos yung investigasyon. Ang nakikita ko dito, mas worse pa doon sa sinabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Baka mamaya, sinabi lang yun kay dating Senador Trillanes dahil, kumbaga, syempre, pag sinabi nga nila kung talagang kung kailan ano, huhulihin, eh baka magtago. So baka sinabi lang yun kay Senator Trillanes na mga June hanggang September. Pero ang katotohanan na posibleng mangyari, mga kababayan, e bulagain. Magkaroon ng bulagaan. Pwede. Ano po? Pwede. Tuloy. Kasi syempre kung tututukan mo yung sinabi, pati po sila, kung tututukan nila yung sinabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, o June pa naman yan eh. Bago mag-June na lang tayo, ano, tumago muna. Siyempre, makakatago na po. So, posibleng mabulaga nga. Tuloy. Man ko nga, at tagal na kasi nagsimula talaga investigation. Mm-hmm. It was, well, finally. Hold na. Okay, go ahead with the investigation according to the appeals chamber. That was last year. So, they've been working on this for almost more than a year. Oh, tagal na pala, no? Na nag-iimbestiga. Hindi lang po ngayon.